kasi may 200 million na nawala. Pero yung babae? Pati yung, yes, yung wife niya, na artista, sila yung involved, no? So, ngayon, paano natin may iwasan yung ganun? Hindi ka may scam, no? Kasi nung una, kailangan dapat alam mo yung pinapasok mo. No? Alam mo yung i-invest mo. So, anong ba alam mo pangalan niya? Alamin mo yung company. No? Totoo ba yung company na yan? Sino ba yung company na yan? Sino may ari, etc., etc. Sila, sa case nila, Yexel, yung mga nag-invest sa FW, no? Nasilaw lang doon sa celebrity. No? Na ano lang sinabi, naniwala lang, na-invest na. Hindi na alam yung company. Naguhan sila, yung pera nila, nilalaro pala sa kasino. No? Sa online kasino, sa kasino pala nilalaro yung pera. So, ibig sabihin, pag sa kasino, ano ba yung chance para manalo sa kasino? Mga sir, nagka-kasino ba? Pero sa tingin nyo, ang sugal, ano yung chance para manalo mo? Ilang percent? Zero, no? Zero point something yan. No? Kaya na yung kasino, lumayaman na yung mayaman yan. No? Si bakit? Dahil yung chance mo manalo dyan, mababa talaga. Okay? So ngayon, alamin mo yung company, no? Pangalawa, syempre, kailangan alamin mo rin, ano ba yung business na yan? Ano bang investment yan? No? Kailangan maging aware ka niyan. No? Huwag po kayo mag-invest sa isang investment na hindi mo naintindihan. No? Kailangan alamin mo yan. No? So good to you, kung nag-aaral ka na ngayon, or meron ka ng knowledge about investment, good for you yan. No? Kasi ang ula ko na lang dyan is? Money. No? Pag may pera ka na, alam mo na kung saan lalagay. No? Alam niyo po ba, dagdag ko din, no? Si Alvin Richard ba? Tara? Alvin Richard, kilala ko ba? Medyo amig ko, tama? Alvin? Medyo ko ba? Medyo sa akin. Sila po pagkain mo mayroon. Medyo. Si Alvin Richard, saka, alam niyo po ba, nalugi siya 100 million. Investment. Iba-ibang kasing investment. Kasi bakit? One of the reason kung bakit siya nalugi is hindi niya rin alam pinapasok niya. Basta invest na lang siya invest. Kasi nang kamagana, invest na siya ito, invest siya. Binakabangalan, ito maganda ito, invest tayo, invest siya. And then eventually, lugi lang. Total of 100 million pesos. No? Ngayon, sabi niya sa interview, actually, interview siya ni, ano, ni Ogi Diaz, no? Sabi niya sa interview, hindi pala mahalaga yung pera. No? Mas mahalaga pala yung knowledge. Okay? Kasi pag may knowledge ka, hindi ka maluloko. Okay? So ngayon, ang gusto kong bago simulan to is open nyo lang po yung mind nyo, no? I would like to share yung knowledge, no? Sana itong i-discuss ko, pwede nyo apply to, okay? So by the way, itong investment na i-discuss ko hindi para sa lahat, no? Kasi bakit? Kung wala tayong pera, hindi para sa ito, no? So darating yung time kung magka-pera ka, doon mo ito gagawin, okay? So hindi siya para sa lahat, alright? Ngayon, kung meron ka namang pera, no? Meron ka pinagkasweldo, meron ka pinagpakita, okay? Baka para sa ito, alright? So ngayon, simulan ko na. Of course, pakilala mo na kung sino ba itong nagsasalita dito pala. So dito, dito nga pala ito. Yun na ba? Yun lang, malayo. Baka niya ito yung natanggap. Ano natanggapin? Dali. Hindi siya ampot. Hindi kasi gusto siya. Nilalawa ko sa'yo. Sabi ko, yan, kito siya kung hindi siya dumating. Yo! Okay. So, sino ba ako? Opo, si Wendell Ramos. Hindi, ginagaya lang po ako nun. So, my name is Silverio Bayang Jr. You can call me JR, no? Yung po yung nickname ko. Associate Sales Director po ako ng company, which is, mamaya papakilala ko na, SMBC. Okay? So, sino po ba ako? So, by the way, pala, no? Naka-base ako, by the way, in Dubai, no? So, currently, nandito ako sa Middle East, no? Because residence din ako ng Dubai. I invest in Dubai. Meron akong visa, no? I'm investor in Dubai. Kung saan, meron akong Emirates ID, no? Kaya ako nakapunta ng GCC country. Okay? Kaya dito na lang sa boss, no? Hintay ko to, actually. Thank you. So, yun po, no? Ba't din ako nasa Dubai? Kasi yung aming office from the Middle East ng SMBC ay nakalocated po in Dubai mismo. Okay? So pwede niyo pong puntaan yan. Sino po dito ba nakapunta ng Dubai? Nag-work po ako sa UAE, sir. 2 years po. Abu Dhabi. Abu Dhabi ka pala. Pero, nag-work. So aside from that, no? Ako din po ay na-assign in Asia. Okay? Sa may Malaysia. No? Sa Malaysia, aside from that, Singapore, Thailand, Vietnam, Cambodia.
Okay? So ito po yung mga country na walang visa, no? Pwede kayong pumunta diyan, no? Basta Pilipino ka, pwede kang pumasok diyan. No? Hindi mo kailangan ng visa diyan. Visa na arrival yan. Okay? Ngayon, maraming Pilipino rin diyan. So ako, trabaho ko is to meet OFW, no? Yung po yung ginagawa ko. And also, no? I mean, ngayon nandito ako sa Riyadh. Okay, dito sa Riyadh ngayon. Ngayon, purpose ko is to meet OFW ka. No? Ito yung mga pictures natin. So, mamaya meron tayong picture. Kung picture taking tayo mamaya para sa ating remembrance. Then also, I do Zoom meeting din para sa mga ibang location. No? And, yun, no? Bago ko simulan, pakilala muna ako yung background ko. So, dati po akong OFW for more than 10 years. So, sino po ang katulad ko dito na more than 10 years na? Hindi ko na katanong si sir. Sige, kalig pa lang. Yung iba, below 10 years, tama? May 5 years below ko dito. Ay, bago pa. No? Ako po, no, by the way, kami po pamilyang OFW. Okay? So ngayon, ang story ko po ng OFW ako bago ako na-involve in SMDC. So I worked 5 years in Brunei, Darussalam. No? I started as a waiter. No? Pero graduate po ako ng banking financing. Pero hindi kasi ako makakuha ng work doon na office, no? So I work at F&B, yung pinamabilis, no? After that, ginalingan ko, I promoted as a supervisor, no? So after that, no, sabi ko, pagka supervisor ka pala, kala ko malaking kita, no? Mas malaking trabaho pala, no? Kasi dati yung naging F&B waiter ako, titig lang ang order, sir, tapos, no? Cleaning, alis ka na. Okay, pag supervisor ka, hindi, no? Manage mo yung tao, inventory, purchasing, handling mo pa yung boss mo, etc. Ang dami. Mabigat. Tapos, konti lang yung dadatag na. Okay? So, in short, after that, lumipat ako. After ko na-contract nan, another 2.5 years ko, nagpunta ako sa sales. No? Doon ako nakaipon. Okay? Pagdating ko sa sales, nakaipon ako, yun yung 5 years ko, umuwi ako ng Pilipinas, I put up my own business. No? Doon ko simulan yung unang business ko, which is the water station business. Okay? So, water station business, naging capital ko dyan, around 500,000 pesos. So ngayon, yung 500,000 ko, actually, nabawi ko siya in 2 years. No? Actually, water station is a good business. Ngayon, after that, no, nagkaroon ako ng another opportunity to work abroad. Ito naman yung sa Europe, another 5 years ko. That's why total of 5 years yan, not 10 years yan. Sa Europe, no, I've been in Greece and Cyprus. Ngayon, yung business ko, iniwan ko sa aking pamangkin. Okay? Unfortunately, no, yung 5 years na iniwan ko yung business ko sa pamangkin ko, eh hindi naging maganda yung takbo ng negosyo. Bakit? Niloloko pala niya ako. No? Kasi bakit? Nung umuwi ako noong 2018, no? Sakto, 3 days bago ako umuwi, no? Wala na rin siya. Okay? Naglaon ko lang. No? Bakit? Kasi meron siyang tinakbong 120,000 pesos sa akin. Okay? So in short, sa isang traditional business pala, no? Kikita ka. Pero ang risk mo dyan, kapag wala ka, no, ka magkakaroon ng malaking challenge. Okay? So doon ako nagkaroon ng comparison. No? Sakto noong 2018, na-meet ko yung mentor ko in real estate, kung saan meron siyang tatlong condominium property na pinapaupahan, and he is earning around 120 to 150,000 per month to rent a business. So doon ako nagka-interest. So, sabi ko, yung business niya, hassle free rental business, hindi siya masyado na nag-effort. Samantala ako, yung traditional business ko, no, kailangan kong bantayan. Okay? So sabi ko, gusto ko ito. No? To cut the long story short right now, I invested 4 condominium property ngayon. No? Meron din akong house and lot, no, sa Cavite and Tarlac. Meron din akong memorial lot, memorial service. MP2 Pag-ibig, cryptocurrency, stock market, emergency fund at marketing. Okay? So I focus more on investment. Okay? Now, ang pag-usapan po natin dito, no, is yung nakita kong investment ng mentor ko. No, para siya kumikita ng ganun kalaki. So okay lang po ba pag-usapan natin yung kitaan? No, okay po ba? Kikita tayo. Okay? But before that, siyempre, pakilala ko po yung company. So, as I mentioned kanina, kung mag-invest ka, kailangan alam mo yung company. No? Tayong pa, ano, paloko. Okay? The company is SMDC or SM Development Corporation. Sino po ba to? This is the SM Group. Okay? So, question. Ang SM po ba? Maluloko ka, hindi. Hindi. No? Kasi bakit number one company in the Philippines po tayo? Okay? Bakit sa number one? Kasi lahat po nakikita nyo sa logo, lahat po yan is pinalunch po ng SM Group. Okay, sobrang laki. Okay? In fact, we are the number one company in the world, in the Philippines. Okay? And then, okay, so what is your market capitalization? No, kaya naman talaga very trusted. Sobrang daming capital ng SM Group. Kaya hindi ka magtataka na napakaraming SM Mall, napakaraming BDO, no? Kasi sobrang dami pong capital. Okay?
And also, ang ating chairman, Secretary si Junior. So, kilala mo yung company, kilala mo yung may-ari. No? Okay? And then, ang ating pong condominium property, by the way, we have condominium property at SMDC. We have more than 60 plus condominium property sa Luzon, Visayas, and Mindanao. At meron din po kami house and land located sa Mabalak at Pampanga. Okay? Batangas at Tarlac. Okay? Yung pinong house and land natin. So, kung mapapansin nyo, unti lang yung house and land, mas marami sa condominium. Bakit? Ang SMDC po kasi naka-design for investment purposes through pagkakakitaan. Ibig sabihin para lumago yung pera mo. Okay? Mababa lang yung percentage namin para sa mga end user. Okay? Ngayon, pagdating sa investment ng gusto mo pagkakita, for example, sa rental business, very important kapag rental business ang gusto mo. Okay? Let's say condominium. Very important itong lima na to. Okay? So, unang-una is dapat located in a prime location yung ini-invest mo na property. Bakit? Kasi, isipin mo, yung condo mo, may paupahan mo, nasa likod ng bundok. No? So, tingin nyo, may upa ba? Wala. Diba? Pero pag prime, no? Pag malapit ka sa prime, okay? Ibig sabihin, accessible, mas maraming tao. Alright? So, mas mataas yung rate mo na mapapaupahan siya. Alright? And then also, aside from that, ang ating pong SM Mall nakakonect madalas sa aming condominium. Ibig sabihin, paglabas mo sa condo, andun agad yung SM Mall. Imagine mo yung tenant mo. No? Paglabas niya, no? Pag-check-in niya, paglabas niya, nagugutom siya, pasok siya ng mall. Convenient. No? Imagine mo, ikaw yun. Ganun may experience mo. I-recommend mo ba sa kapamilya mo, kakilala mo? Siyempre, yes. Tama? So, ganun po, lada. And also, aside from that, hotel-like lobbies po tayo. No? So, gandaan yan, napaganda ng ating lobby, no? Ibig sabihin, para na rin tayong hotel. Okay? And also, pang-apat, resort-style amenities tayo. Ito isa sa mga advantage natin pagdating sa paupa, no, ng SMDC. Kasi ako, marami ako, the traveler ako, marami akong nesta yan, no? Out hotel, Airbnb. Ngayon, yung hotel, example dito sa Saudi, hindi lang dito sa Riyadh ang hotel may swimming pool. Tama po ba? Kahit nga dito sa ano, mahal-mahal nga anong dinara ko sa ba yun, sir? Sa Budel, no? Two weeks ata ako dyan, no? Nagit 90,000 na bayad ko dyan. Pero walang amenities dyan, no? Tutulog ka lang, may pagkain na paulit-ulit, so yun lang, no? Well, compare mo naman sa SMDC, no? Condominium, may mga multiple amenities tayo. Swimming pool, playground for kids, no? At marami pang iba. Okay? And then panglima, meron tayong professional property management, kaya naman napaka-safe niya, especially sa mga unit owners and tenant. Okay? Siyempre, 24/7 yung security guard natin yan at marami pang iba. Okay? So yan yung pinaka-importante. Now, before ako mag-start sa investment, no, I'd like to share muna, ito si Sir Chingitan, for sure familiar kayo, no, kay Sir Chingitan. Meron lang siya i-share sa atin about sa real estate investment. So, paano ba tayo kikita dito sa panonood ko natin? Like, we're like, Thank you.